Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss and welcome to our daily top 5 picks. So, disclaimer muna. And guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman. Maraming salamat. Buying signals natin. Stock screening, meron tayong video niyan. Pa-check na lang doon sa ating weekly trading tutorial na playlist. Ayan guys, may breakout tayo kanina, MRC and IMI. Kala ko nga, apat to eh. Kasi yung web, nag-breakout din siya kasi bumalik sa box. Tapos yung SPC, nandun na siya sa breakout level niya. Hindi lumabas eh, pero check natin namin ya, kasi niretain natin siya sa ating top 5 picks. Tingnan muna natin yung chart ni MRC. Yun, ganda oh. 10.71% gain kanina. So, ito yung plan natin. Kung nakapasok ka dito sa 0.42, mga around 9% ang gain mo. 0.4250. Kaso nadaanan niya to. Kung nakabenta ka dito ng 50% ng inyong position, okay lang. Tapos yung natitira, tingnan nyo lang kung hanggang saan aabot yung price. Maganda dito kay MRC pagkatapos dito sa resistance na to, dito tsaka dito sa peak ng run na to, malaki na yung upside pagkatapos nyan. Tingnan natin, ito na yung susunod na resistance, malaki ito tsaka ito siguro. So, medyo malaki-laki to. Tingnan natin dito yung resistance mo. 12% tsaka 18%. So, kung ako, may hawak pa ako dito, hintayin ko na siyang umabot dito. Hanggang sa hindi ako ma-stop dito sa bago nating gagawing stop limit. Kasi tumaas na tong price ni MRC. So, dapat meron tayong panibagong stop ngayon. Kinompute ko na yata ito kanina. So, ang bagong price niya is 46.50. Ayun, nilagay ko na dito 46.50. So, ang kanyang cut loss or stop limit natin, kasi hindi na kayo loss dito eh. Stop limit natin, 4% pa din, 0.45. Yan dito. So, ito na yung bago nyong stop. Buray na natin to. Buray natin yung new stop nyo. So, hindi nakatlos ang ano natin dito. Hindi nakatlos ang tawag natin dito kasi kita nyo na din to. So, nilalagay natin to para may plan din kayo. Kunyari, bumagsak yung price. Alam nyo kung saan kayo mag bebenta. Guys, kung meron kayong ganito, meron kayong bagong stop limit, huwag kayong mag-hesitate magbenta. Kung ito yung plan nyo, ha? Kasi kailangan pag ganito na yung price ng stock, may plano uli kayo paano kayo lalabas. Kunyari, ito, gusto nyo din namang umabot yung price nyo dito sa ano, sa susunod na mga level nito, yung mga susunod na resistance dito. Gusto nyo umabot yung price dito sa 5200. Kaso, bumababa siya, isipin mo, ano lang, retrace lang ng konti, tinamaan na itong new stop mo, pero hindi ka pa nagbenta, tapos bumaba pa siya lalo. So, sayang yung gain. So, kung ganito lang gagawin niya, okay lang. Kung mag i-stay lang siya dito, okay lang. Kung mag kukonsolidate siya dito, hintayin mo lang siya mag-breakout ulit. Pero kung tumama na dito sa limit mo, huwag ka na mag-hesitate magbenta.
Okay guys, yan yung ating plan kay MRC, tsaka yung adjusted stop natin. Next natin, IMI. IMI. 6%. Linisin lang natin si IMI, maganda yan natin. Pero andito pala yung mga plan natin. Baka sa Sunday pala or sa Saturday, ituro ko yung mga MAs na yun, yung mga binura ko. Yun yung AOTS ko, tsaka yung mga, may mga may tinitingnan din ako dun. So baka sa Sunday or Saturday, maglabas ako ng tutorial about that. So yun, nag-breakout siya. Tinamaan yung ating TP area na 7.21. Pwede ka na magbenta dyan ng 50% ng hawak mo. Dito, tumama siya. So ilang percent na din yan? 6%. So tingnan natin kung mag-dedire-diretso si IMI dito sa susunod na level. So pag ganyan, may additional ano ka pa kung naka-hold ka dyan, 5% ulit. Okay, check natin si IMI. Sabi natin, buy tayo after ng breakout, 6.79. Tapos TP area natin, ito, 7.21. Tapos ang cut loss natin, a-adjust na natin yan, syempre. Check ulit natin doon sa ating calculator. IMI, ito. Ano ng price niya? 7.15. So, adjust mo na to, 7.15. So, itong calculator plan natin, trade plan calculator, meron din tayong tutorial nito. Ha? Nando sa tutorial ano natin, playlist. So, 6.93 na yung stop mo. Okay. So, ito, para ma-protect din yung gain mo. New stop natin. Ginagawa natin to pag mataas na yung price ng stock. So, kasama to sa ating risk management. 6.93. Okay, guys. Yun yung plan natin kay IMI. RSI niya, ayun. Nasa 71 na. So, nasa momentum na yung RSI niya. Tapos tingnan nyo yung volume niya. Yummy, di ba? Okay guys, yan yung IMI natin. Doon na tayo sa ating top 5 picks. So ang ating top 5 picks for November 5, 2020, Thursday, SPC. So na-retain natin si SPC. TNB, FGen, ASN, tsaka si IDC. Si IDC din, niretain natin. So, tingnan natin yung mga chart nila. SPC. Yan, ang ganda ng chart ni SPC. Tapos si SPC, so, naka-all-time high pa siya. Tapos kanina, nag-stop yung price niya dun sa ating breakout level na 11. So, ayan. Sabi natin, bibili tayo 11.02. Pagka-breakout. Tapos, ito nga, all-time high siya, kaya wala tayong resistance. Ang gagawin natin dun tayo sa trade plan calculator natin, magko-compute. So, initial natin is 10%. Ito. 12.28 SPC and 12.28, ito 10% niya. Tapos ang ating cut loss kay SPC 10.68, ito yung cut loss natin. Okay, yan yung plan natin kay SPC.
Sana mag-breakout na to. Magkagandaan sa mga all-time high. Wala siyang mga resistance. Tsaka malaki yung probability na mag-umangat siya. Tingnan natin yung kanyang RSI. Nasa 74 na. So, pwede na siya mag-breakout. Pasok siya sa criteria ng RSI natin. Tapos ang volume niya, below average pa din. So, kung mag-breakout to bukas, sana mag-pick up yung volume. Yan, ang ating plan kay SPC. So, check natin si PNB. PNB naman. Okay. Si PNB, nag-consolidate siya. Tapos yung price niya, above nitong DB50 natin. So, titingnan natin. Kanina pala, nag-breakout na siya kasi bumalik. So, tingnan natin kung mag-i-stay na yung price niya dito sa taas ng DB50 natin. So, ang kanyang breakout level, 28. So, sabihin natin, 28.05 tayo bibili. Buy. 28.05. Tapos hanap tayo resistance. Guys, dito merong maliliit na resistance dito. Mukhang hindi naman siya ganun kalakas. Dito. So, tingin natin, pag nag-breakout si PNB, sasabay niya na yung resistance na yan. Ang susunod na notable na resistance ni PNB dito na. Madami tinamaan na bar. So, dito na. 31. So, 32. Possible TP natin. 13%. So, burahin ko lang tong resistance dito. Lapit lang naman siya. So, ito, TP area natin, or possible TP natin, 32. And then, ang ating cut loss, compute natin, cut loss natin, PNB. $28.05. So, 4% cut loss natin is 27. 27.15, sabihin natin. 27.15. So, yan ang ating 4% cut loss. So, tingnan natin yung volume niya. Nag-above average yata. Ay, hindi. Nasa boundary siya. Pero, may pick up yung kanyang volume. Tapos, ang kanyang RSI, 73. So, yung RSI natin, pasok na sa ating criteria. Gusto kong mangyari dito kay PNB. Siyempre, gusto natin mag-breakout na siya. Pero kung mag-consolidate siya dito, taas ng DB50 natin, mas okay. Yun, guys, yun ang ating plano kay PNB. Check naman natin si FGen. Si FGen. Meron tayong nasama na to sa top 5 picks natin dati. Ito, nag-breakout na nga. Kung nakabili ka dyan, sa breakout natin dati. Nakabenta ka sa peak. 8%.
Kaso nag-consolidate siya uli. Gawan natin ang box. Yan, malapit na siya sa taas ng breakout level natin. Under na siya sa taas ng DB50. Sabihin natin, ito yung ating breakout level. 29.40. So, ang buy natin, 29.45. Okay. So, hanap tayo ng resistance. Ito, may nakuha na tayo dati. 3115. So, medyo malayo. Tingnan natin sa ating weekly. Ayun, sa tuktok tayo nakakuha ng TP. Kasi ito para si FGen. Parang all-time high na din to. So, ito. Malapit na siya sa all-time high niya. So, kaabang-abang siya. Tingnan natin kung marireach niya yan. Babalik tayo sa ating DTF. Para tingnan natin yung plan natin. Ito, buy tayo dyan. 29.45. Tapos ang ating TP, 31.15. So, meron ka pang gain na around 5%. So, ito, pwede tayong magplano dito. Bili ka dito ng sa breakout, bili ka ng 50% ng allocation mo, tapos hintayin mo mag-break uli dito sa 31.15 kung ayaw mo pang mag-TP dyan sa 31.15. Actually, pwede kang maghintay kasi malapit na to sa all-time high niya. Sana ma-break niya lang to. Okay, yan yung TP natin, 31.15. Tapos ang ating cut loss, check natin sa calculator natin. FGen 29.45 28.54. Sabihin natin, 28.55. Okay, yan yung ating 4% cut loss. RSI niya nasa 72 na. So, pasok siya sa criteria natin. Pero yung volume niya, kailangan mag-pick up kung mag-breakout siya. Yun guys, yun yung ating implant kay FGen. Next natin, ASN. So, another all-time high. Another all-time high na stock. Nag-consolidate siya. Gumawa siya ng bagong base. Yung price niya ngayon, nasa taas na siya ng DB50 natin. Tingnan natin kung magko-consolidate pa siya dito or diretso na siya mag-breakout. Ito yung plan natin kay ASN. So, meron na tayong plan dyan kasi pasok siya dati sa ating top 5 picks dati. So, nakuha din natin yung 5% niya. 5% and 10%. Kasi, yun yung nandun sa calculator natin. Makikita niyo yung calculator natin. Meron tayo dyang computation ng 5% tsaka 10%. Okay? At yung breakout level niya, 3.93. Sabihin natin, pagka-breakout, 3.94 tayo bibili.
Tapos kukumpute natin dun sa ating calculator yung 5% tsaka yung 10% TP. Para meron tayong basihan. Kasi ito wala tong resistance. Kaya wala tayong basihan. Actually, may iba pang pwedeng gawin para makita nyo yung kung paano kayo makakahanap ng sell point dito sa ating all-time high na mga stock or TP level dito sa ating mga all-time high stock. Pwede ding PIBO ang gamitin nyo. Tapos itong PIBO ko, hindi siya nakaset ngayon eh. Pero ginagawa ko sa kanya. For example, dito. Itong 786, tinatapat ko lang siya dito sa ating breakout level. So, itong 0.786 na level ni PIBO, ginaganyan ko lang siya. Tapos makikita mo na yung mga susunod na mga level. Pwede mo siyang gawing TP area mo. So yung 10% natin, pasok siya dun sa 0.382 na area nitong PIBO natin. Ito. Okay. Pero ang ginagawa ko, yun na lang. So, yun yung ginagawa ko. Kinakalculate ko na lang yung 10% nito dun sa ating calculator. Para mas madali. So, kung may iba kayong paraan kung paano makikita yung TP area nyo dito, wala namang problema. Basta susundin nyo lang yung plan nyo. Yan, tapos ito, na-compute ko na din yung ating cut loss, 4% cut loss, 3.82. So, ayan. Check nga natin yung volume ni Ace N. So, below average pa din. Tapos ang RSI niya, nasa 69.23. So, dapat mag-pick up yan, dalawa, pagka nag-breakout na si Ace N dito sa ating Darvas box. So, ang last natin, si IDC. Si IDC, bumalik lang to sa ating top 5 picks. Green siya kanina. So, niretain natin siya. Yun, no? So, ito yung gusto natin sa stock din. Makikita nyo. Nagko-consolidate siya doon sa taas ng ating DB50. So, itong kalahati ng Darvas box natin. Pag ganyan, ito yung mga talagang binabantayan natin, yung mga nauuna doon sa ating mga watchlist. Tapos, siguro gagawa din ako ng video tungkol dito sa mga MAs natin. Kasi, dagdag conviction din to pag nag-decide ako sa stock na babantayan. Yung iba kasi, kinoconsider na MA20, pag above siya sa MA50, tapos yung MA50, pag above siya sa MA200, uptrend na yung stock na yun. So, iba naman, MA20, above sa MA50, tapos above sa MA100, yung AOTS na tinatawag natin, kinoconsider nila, pag nakaganon na yung stock, uptrend na din siya. So, tinitingnan ko itong apat na MAs na to. Kagaya ito ni IDC, tingnan nyo ito, pag nag-cross yan, ano mangyayari, di ba? So, consider na uptrend na siya. Kasi, MA20, above MA50, MA50, above MA200, kinoconsider ng iba na 2 na uptrend yung stock. Pag ganun yung formation na. So, ganun din yung AOTS. Kaya pag ganyan magkocross na, pa-transition na yung trend niya, paangat or pataas. Yun. So, baka gagawa din ako ng video about dito sa mga MAs. Baka this week. Okay, check natin yung plan natin kay IDC. Yun. Gandang tignan nung ano niya, nung consolidation niya. Taas na ng DD50 natin. So, check natin yung level.
kanyang breakout level is 2.96. Ito na, 2.97 tayo pagka breakout. Paglabas niya dun sa ating breakout level, tsaka tayo bibili, 2.97. Or kung gusto nyo guys, maghintay na kayo pag nampas itong 3.00. Kasi ito, whole number, consider din siya na psychological resistance. So, ang whole number, psychological resistance din yan. So, kung gusto nyo bumili dito sa 2.93, okay lang. Or kung gusto nyo bumili after na lang 3, okay lang din kasi maliit lang naman yung difference. Okay? Tapos ang ating TP area, dito natin nakuha. Yan. Possible gain is 22.77%. So, kaya maganda to si IDC. Take note na lang, meron pa ditong isang box. Baka maka-apekto sa pag-angat niya. So, tingnan natin. So, 7% pa din. So, okay lang. Planuhin nyo na lang kung magbibenta kayo dyan ng 50% or magdadagdag kayo ng 50% pag nabasag. So, pero ito yung ating target TP. Possible TP natin is 3.64. So, ang ating cut loss, 2.88. Nakalculate din yata natin to. IDC ito. 2.88, 4% cut loss niya. Yun. Tapos yung kanyang volume, hindi pa nagpipick up. Below average pa din. So, sana pag breakout nito, madaming tumaas yung volume niya. And then, ang RSI niya is 66.57. So, sabi natin, guys, may rule tayo, di ba? Pagka nag-breakout siya, tapos hindi na complete yung criteria natin dito sa baba, kunyari, maliit yung volume niya, at hindi lumampas sa 70 yung RSI niya, half-position lang muna tayo. Kalahati muna yung usual position natin yung ibibili natin. Hanggang sa kuha niya yung mga criteria natin dito sa volume tsaka dito sa RSI. Okay guys, yan yung ating plan kay IDC. So, meron pa ba tayong ibang gustong mga stock na binabantayan? Tingnan natin yung SSP. So, ito. Maganda din to si SSP. Matagal siya nag-consolidate dito sa area na to. From June yata. O nga, from June. Nagsa-sideways lang siya dito. Iipon ng lakas. Tapos, last week yata, nag-breakout siya. Dito sa maliit na box. So, ang next target na breakout niya, dito na. Sa malaking box na. Tingnan natin yung price niya. Nag-stay na dun sa DB50 ng malaking box. And may isang beses siyang nauntog dito sa resistance na to. Tingnan natin kung magko-consolidate pa siya or magbe-breakout na siya dyan tomorrow. Tapos ito na yung resistance niya, 1.74. Pag lumampas ka dyan sa 1.74, tingnan natin ilang percent na lang ba yan pagka breakout dito. Okay pa din, 8%. Pag lampas mo doon, dito na yung susunod. Dito, sa madaming tinamaan. So, another ano na naman yan, another 5%. Ayan, isang binabantayan ko si SSP. Tingnan natin yung volume niya, may pick up kanina eh. So, nag-pick up ng konti kasi hindi nag-above average. Tapos RSI niya is 68 na. Pagka-breakout nito, sure na 70, above 70 yung RSI niya.
tingnan lang natin. Baka mag-consolidate pa siya dyan sa taas ng DB50 bago siya mag-breakout. So, huwag lang siyang babalik sana dito sa loob ng Darbus box. Or ma-hit yung aking 4% cut loss. Yun. STR. Ito, guys. So, ito yung mga favorite natin. Yung mga mahabang consolidation. From, ano siya? From April. Nag-sideways na siya. Tapos, lately, nagkakaroon ng buhay yung volume. Tapos, makikita nyo dito, kung mabe-breakout niya itong candle na to. So, yan, yung ano niya, yung latest breakout niya pala, yung Darbus box, tsaka yung MA200 natin. Kaso, nagawa siya ng panibagong body dito. 4.23. So, kung mabe-breakout niya yung, makaka-breakout siya dyan sa 4.23, susunod na resistance mo, dito na. 4.91. Actually, kayang gumalaw ni STR na ganyang kalaki. Ito, kagaya nito. Itong candle na to. Mag-iingat lang kayo kasi may hilig siyang gumawa ng wick. Malalaking wick. Ayan, itong dalawang to. Malaki na yung gain niya, biglang bumababa eh. So, kung kukuha kayo ng STR, mag-plan kayo ng kusang kayo magbebenta. Kunyari, sabihin nyo, 5% magbebenta na ako ng 50% ng position ko, ganun. Para hindi kayo naiiwanan. Ito, tingnan natin nga ito. Ito lumampas siya ng 5% kanina. So, kung naglagay ka ng stop limit dito or ng stop mo dito, baka hindi na-wipe yung gain mo. Kasi kung nag-breakout siya dyan, nag-breakout niya to, dito ka bumili sa breakout, tapos nag-gain ka, tapos nag-set ka ng stop limit mo dito sa baba, kanyari nagbentahan. Aware ka dun sa area na pagbebentahan mo. Tsaka don't hesitate na magbenta pagka tinamaan yung sinet mong stop. Yun, yun lang yung payo ko kay STR. Pero kung technical, kita nyo yung susunod na ano niya. Susunod na resistance niya dito na. So, malaki-laking gain to. Kung hindi chuchupitin. Kung hindi mag-take profit yung mga player. Okay? Yan yung potential ni STR. So, last na binabantayan ko. CPLC. PLC. So, same ano din. Same structure din ni STR tsaka nung WPI tsaka yung mga tinitingnan natin sa dulo ng mga video natin. Long consolidation sila palagi. Kasi sabi nga, pag mahaba yung consolidation, malakas yung breakout. So ito, parang STR din, nag-breakout na siya sa MA200. So hintayin natin mag-breakout dito sa Darbus niya. Tapos pag nag-breakout siya sa Darbus, sigaw nga itong Darbus natin. Pag nag-breakout siya sa Darbus, susunod na resistance nyo, dito na. Dito sa gap. Yan, yan na. Tingnan natin kung ilang percent yan. 30% din. So, kayang-kaya ni PLC yan kasi
Tingnan mo yung market cap niya. So guys, yan yung mga tinitingnan nating stocks. Okay guys, yun muna. Quote na tayo. Building wealth is a marathon, not a sprint. Discipline is the key ingredient. Yan sabi ni Manong Warren. So guys, ito pinapakita ko itong mga quote natin. Kasi ito yung nagpapaalala sa atin na maging discipline sa ating mga trade at maging consistent. Kasi yun yung mga key ingredient natin sa pagbuo ng ating wealth. Okay? Discipline and consistency, guys. Ayun, guys, maraming salamat sa panonood. Natapos ulit ang ating video. Sana may natutunan kayo or may napulot kayong mga values na magagamit nyo. Please subscribe and like my videos. Tapos meron tayong Facebook page, facebook.com/farmbosstrading, and Twitter account @farmboss_. Good luck sa atin lahat and God bless.